mga pinakamainit na balita, pinakahuli sa malalaking isyong pinag-uusapan, at kawing-kawing na mga ulat ng inyong mga kaserbisyo mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Nakahain na ngayong tanghali sa Headline Ngayon! Unfortunately, talagang na-overrun tayo ng mga political dynasties, mga political families, mga nakikinigoso lang sa gobyerno, tumatakbo na rin ngayon. So, yun po yung sistema at status ng election sa Pilipinas. For me, hindi naman ito kalaban or katunggali. Mabigyan lang ng pagkakataon ng mga taga-Davao na may mapili sila ngayong election. Yung proporsyon na may utos sa Malacanang na palabasin itong Alice Guo at mag-execute ng affidavit implicating President Duterte, Senator Bongo, Senator Bato sa Pogo, ay wala pong ganong istorya. After October 15 po, automatically ika-cancel po ng BI lahat ng mga valid pa na visas ng mga foreign nationals working under Pogo companies. Sa headline ngayon, COMELEC, sinimulan ng salain ang mga naghain ng kandidatura. Mga magkakamag-anak na influencer at artistang naghain ng COC, mas dumami ayon sa isang election watchdog. Kabi-kabilang pulong dadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Laos, tensyon sa West Philippine Sea, inaasahang muling idudulog. Secretary John Vic Rimulya sasabak na sa trabaho bilang kalihim ng DILG. Pagpapasara sa Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite, may target ng petsa. Higit 100,000 pisong shabu na itinago sa mga painting na sabat sa Naiya. At 20 Pinay nasagip sa surrogacy scheme sa Cambodia. Nagbabalita, nagseserbisyo, si Jonathan Maestrado sa Headline Ngayon! Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Jonathan Maestrado at sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kaserbisyo, pangkalahatang naging maayos ang kabuuan ng paghahain ng Certificate of Candidacy at Certificates of Nomination and Acceptance sa panayampo ng programang Radyo sa Estrenta Balita. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na napanatili ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta ang kaayusan sa paghahain ng kandidatura sa iba't ibang opisina ng poll body sa bansa. Liban na lang anya sa tensyon na nauwi sa pamamaril sa labas ng COMELEC office sa Sharif Afguak Mamag Mindanao del Sur na ikinasugat ng 5. Dagdag ni Chairman Garcia, hindi naman naapektuhan ang paghahain ng COC sa lugar. Maaari rin anyang makasuhan ng paglabag sa Omnibus Election Code ang mga naghain ng kandidatura na pinagmulan ng gulo. Sabi, markado-markado na itong bayan na ito kung sa pagkukondak ng ating halalan sa 2025. Ibig sabihin, ganyan pala kainip. Tingnan natin ngayon kung paano kami aaksyon at paano namin sisiguraduhin na hindi mangyayari yung ganyang klaseng karahasan sa susunod na taon sa election ng 2025. Sa datos po ng COMELEC, umabot na sa 184 ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador at 109 na po sa party list. Headline ngayon! Mas dumami ang mga artista at influencer na sasabak sa susunod na halalan. Base po yan sa nagdaang 8 araw na COC filing ayon sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Bukod po rito, sinabi ni Lente Executive Director Attorney Ona Caritos sa programang Balitapatan na lantaran ding napansin na magkakamag-anak ang umuupo sa mga pampublikong opisina. Kung dati ito'y isolated occurrences lang anya, napatunayang ngayong naging parte na ito ng halalan sa Pilipinas. Bagamat nasa mga botante anya ang responsibilidad na bumoto ng tama, problema ngayon na wala nang ibang tumatakbo sa isang posisyon, kundi iisang apelyido na lang. Headline ngayon! Mataas yung pag-asa ng ating mga framers ng Constitution na maraming susulpot sa mga bagong pangalan at bagong mukha. At unfortunately, ang nangyari po ay talagang na-overrun tayo ng mga political dynasties, mga political families, mga
nakikinegosyo lang sa gobyerno, tumatakbo na rin ngayon. So, yun po yung sistema at status ng eleksyon sa Pilipinas. Headline ngayon! Sinimulan ng salain ng Commission on Elections sa mga inihaing kandidatura para sa posibleng pagkansila ng Certificate of Candidacy. Alamin natin ang detalye niyan. Nagbabalita at nagsiservisyo mula sa COMELEC si Steve Raz. Steve? Jonathan, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na isumiti na sa COMELEC Law Department ang mga kopya ng Certificate of Candidacy na inihain ng mga kandidato. Sabi ni Garcia, sa oras na mabusisi ng COMELEC ang mga kandidato at may naitalang hindi tugma sa kanilang COC ay agad itong i-qualify. Kabilang nga niya rito ang mga nahatulan ng ombudsman at mga korte na mayroong perpetual disqualification for holding public office, may dual citizenship, wala sa tamang edad at iba pa. Ayon sa anya sa Korte Suprema, malaking tulong lamang kung may political party ang kandidato, pero nilinaw ng COMELEC na hindi agad idedeklarang nuisance candidate ang mga tumako bilang independent. Dagdag ng COMELEC, itinakda sa December 13 ang pinal na pagsasayos ng listahan ng mga kandidato sa buong Pilipinas. Kaservisyo mo sa COMELEC, Steve Raz, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Steve Raz! Mandato, Mandato 2025. Para kay dating Civil Service Commission Chairman Attorney Carl Nograles, hindi dapat pagtuunan ng pansin o maging issue ang pagiging tapatan ng kanilang pamilya at pamilya Duterte sa Davao sa 2025 midterm elections. Sa panempo ng programang Gising Pilipinas, sinabi ni Nograles na nagpasya siyang tumakbo sa pagkaalkalde ng Davao para may pagpilian ang mga botante sa lungsod. Hindi rin anya alintana na makakatunggali niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakaling mahalal, prioridad ni Nograles na palakasin ang digitalization sa mga tanggapan sa lungsod para mapabilis ang pagproseso ng mga dokumento maging ng mga permit. Pagtutuunan din anya ang flood mitigating projects at pagpapatayo ng mga silid aralan. Itong pagpasok ko po dito, very clear sa akin, it's really giving Davao a choice and a chance for change. So hindi ko iniisip kung sino yung magiging kasama ko sa balota, kumbaga. And for me, hindi naman ito kalaban or katunggali. Mabigyan lang ng pagkakataon ng mga taga-Davao na may mapili sila ngayong eleksyon. So, Mandato, Mandato 2025. Headline ngayon! Kinumpirma ng Bureau of Immigration na minsang nagtrabaho at nakapagtayo ng negosyo sa Pilipinas ang self-confessed Chinese spy na si Xia Jijiang. Sa panayampo ng programang Kabayan, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na kasalukuyang nire-review ang mga travel record ni Xia na labas-masok ng Pilipinas bago nakulong sa Thailand. Sinabi rin ng BI na nakakuha rin umano ng tourist working visa sa bansa ang nagpakilalang Chinese spy. Matatanda ang pinangalanan ni Xia, si Go Huaping, na mas kilala si Alice Go na kapwa umano espiya mula China sa pinakitang bahagi ng dokumentaryo ng Al Jazeera sa pagdinig ng House Squad Committee. Doon sa records natin, yes, nanggaling po siya dito sa Pilipinas several times. The last one was in 2020. He used to have several types of visas here, pero hindi na po siya nakabalik muli mula nung huli po siyang dumating dito. Headline ngayon! Isasalang po ng National Bureau of Investigation sa Tactical Interrogation si Mary Ann Maslog kasunod ng kanyang testimonya sa Senado hinggil sa pagkakaaresto kay Alice Go sa Indonesia maging sa sinasabing koneksyon sa PNP. Sa panayam po ng programang Gising Pilipinas, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pangungunahan niya ang pagsalang sa lie detector test kay Maslog para matukoy ang kanyang mga isiniwalat na impormasyon. Aminado si Santiago na patuloy pa rin inaalam ang kaugnayan ni Maslog kay dating Mayor Alice Go. Si Maslog ang nagpakilalang si Jessica Francisco na nagpanggap na patay na noong 2019 para hindi mahatulan ng Sandigan Bayan kaugnay sa mahigit 20 milyong pisong textbook scam noong 1998. Itong si Jessica Francisco, Maslog, isa yan. Eh, mukhang talagang
magugulo tayo lahat pagka pinakinggan natin siya. Yung kaso niya sa Sandigan Bayan ay bailable. At ang isinampa rin namin sa kanyang mga kaso ay bailable. So opo. Pagka finally, binigyan siya ng bail ng Sandigan Bayan, hindi na natin makikita uli ito. Samantala, pinabulaanan ni Director Santiago ang pahayag ni Senador Ronald De La Rosa na inutusan si Maslog ng Malacañang para hikayatin si Alice Go na idawit siya sa illegal na pogo, pati si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bonggo. Headline ngayon! Formal na pong itinurn over ni dating DILG Secretary Benhur Abalos ang pamumuno sa kagawaran kay bagong Secretary John Vic Remulla. Aminado ang bagong kalihim na malaking hamon ang pangangasiwa sa DILG pero naniniwalang kaya niyang gampanan ang tungkulin sa gabay ni Abalos at sa tulong na rin ng mga kawaninang kagawaran. Halos tatlong dekadang nanungkulan si Remulla sa lokal na pamahalaan ng Cavite. Una nang nangako si Remulla na ipatutupad ang utos ni Pangulong Marcos Jr. na ban sa pogo bago matapos ang taon. Headline ngayon! Kaugnay po niya ang target ipasara ni bagong DILG Secretary John Vic Remulla sa December 15 ang Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Quezon City si Marlene Padiernos. Marlene. Jonathan, unang-una sa listahan ng mga ipapasara ni bagong DILG Secretary John Vic Remulla ang Pogo Hub na nakatayo sa Island Cove sa Cavite na property na dating pagmamayari ng kanilang pamilya. Bahagi ito ng pagtugon ng bagong kalihim sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasara ang lahat ng operasyon ng Pogo sa buong bansa. Ayon kay Remulla, may mga nakuusap na siya kaugnay sa pagpapasara ng Pogo Hub sa Island Cove at target nila itong ipatupad pagsapit ng Disyembre 15. Mangangalap na rin anya ng mga listahan ng mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na mayroon pang nagpapatuloy ng operasyon ng Pogo na isa-isa rin niyang ipapasara ng personal. Sila, kausap ko na sila kahapon that it's because it's in my own province and the property used to be owned by my family. They will close down December 15. I will get all the list of Pogos and I will personally lock them down one by one. Personally, yan ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kaservisyo mo sa Quezon City, Marlene Padiernos, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Mars. Headline ngayon! Nakatakdang ipagpatuloy ng Kamara ang pagdinig ng Quadruple Committee sa Biyernes kung saan sesentro ito sa usapin ng sinasabing extrajudicial killings. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Kamara si Pamela Vasquez. Pamela. Jonathan, ilan sa mga inaasahang resource persons na dadalo ay mga taga-Philippine Charity District Office o PCSO at officers ng Class 83 ng Philippine Military Academy o PMA. Kasama rin aniyang non-government organization na Rise of Philippines kasama ang mga pamilya ng biktima ng EJK. Samantala, kinagalak ng apat na komite ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kagustuhan nitong dumalo sa Quadcom hearing. Kaservisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Pamela Vasquez, sa Kamara. Headline ngayon! Sa ibang balita, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na patatagin ng strategic partnership ng dalawang bansa kasabay ng pagbubukas ng ASEAN Summit sa Lao. Sa bilateral meeting kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, sinabi ni Pangulong Marcos na nagbunga ang mga napagkasunduan ng Manila at Hanoi sa nakalipas na dalawang taon na posibleng magbigay daan sa mas malawak na kooperasyon at ugnayan ng dalawang bansa. Kasabay ng pulong, lumagda rin ng ilang kasunduan ang Pilipinas at Vietnam, kabilang sa kalakalan ng bigas, agricultural at cultural cooperation at pagtutulungan sa pangangasiwa ng sitwasyon sa South China Sea. Samantala, inaasahang dadalo ang Pangulo sa 60 sa ASEAN Summit kung saan inaasahang muling idudulog ang usapin sa tensyon sa China sa West Philippine Sea. Headline ngayon! Formal na pong nagbukas ang 44th at 45th
ASEAN Summit and Related Summit sa Laos kung saan dumalo si Pangulong Marcos Jr. Tiniyak naman ang Pangulo na sa mga kababayan sa Laos na isusulong niya ang interes ng Pilipinas sa summit. At alamin natin ang iba pang detalye. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Malacanang si Christian Yusores. Christian. Jonathan, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang sa mga interes ng Pilipinas na kanyang isusulong sa ASEAN Summit ang may kinalaman sa pagpapalatili ng kapayapaan at seguridad sa regyon, pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa at kapakanan ng mga kababayan kabilang ang mga OFW. Sa pagharap sa Filipino community sa Laos, sinabi ng Pangulo na maraming hamong hinaharap ang regyon na nakaapekto sa pamumuhay at hanap buhay ng bawat mamamayan kabilang ang mga Pilipino, kabilang dito ang kaguluhan sa Europa at Middle East, climate change at mga kalamidad, transnational crimes at pagbagsak ng mga ekonomiya. Gagawin anya ng pamahalaan ang lahat na makakaya para masiguro ang magandang kinabukasan para sa mga Pilipino at dumating ang panahon na hindi na kailangan pa ang mga ibang bansa. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa kontribusyon at dedikasyon ng mga Pilipino sa Laos. Ito umaga nang formal buksan ang summit sa National Convention Center sa Vientiane. Matapos ito ay agad dumiret sa plenary session ng mga leader kung saan inaasang isusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang usapin ng digital economy sa regyon, cyber security, reskilling at upskilling ng labor force at pagsuporta sa maliliit na negosyo at iba pa. Kaservisyo mo sa Malacanang, Christian Yusores para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian Yusores, sa Malacanang. Headline ngayon! Inimok ang Philippine Coast Guard na dagdagan ang mga barko na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nagbabalita at nagsiservisyo si Robert Mano. Robert. Hinikayat ni Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na dagdagan pa ang puwersa ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng panibagong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa naman ng routine resupply mission sa Bajo de Masinloc. Umapela si Estrada na paigtingin ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea para matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan at ang seguridad ng karagatan. Binigyan din naman mambabatas na hindi dapat palampasin ang pagmamalabis at hindi makataong pagtrato ng CCG sa ating mga tauhan na ani malinaw na paglabag sa sovereign rights ng bansa at rules-based international order salig naman sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Digrit ang senador na papanagutin o dapat papanagutin ng CCG sa lahat ng ginagawa nitong pag-atake sa bansa dahil ang kaligtasan ng ating mga government personnel at ang soberanya ng bansa ay maituturing na non-negotiable. Kaservisyo mo sa Senador Robert Mano para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Robert Mano sa Senado. Headline ngayon! Mga kaservisyo, nasa 20 Pilipina ang nasagip sa surrogacy scheme sa Cambodia. Ang surrogacy ay pamamaraan kung saan ibang babae ang magdadala ng sanggol sa sinapupunan para sa mag-asawang hirap magkaroon ng anak. Ayon po sa Philippine Embassy, nasa maayos ng kalagayan ang mga biktima kabilang ang 13 buntis at naghihintay ng repatriation pabalik ng Pilipinas. Sa investigasyon, na-recruit ang mga biktima online para maging surrogate mother at pinadala sa Cambodia kung saan ipinagbabawal ang surrogacy. Headline ngayon! Mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu ang nasa batsa na iya. Ayon po sa customs, itinago sa mga painting ang kontrabando na nagmula sa Mexico. Nakapangalan ang parcel sa isang recipient sa Bulacan. Hawak na ng PIDEA ang nakumpiskang illegal na droga abang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa mga sangkot. Headline ngayon! At abangan ang headline ngayon sa Luzon ni Dali Comacam. Dating board member ng Cagayan, nais ipakansela ang COC ng kamag-anak. At ang headline ngayon sa Visayas ni Clark Pasuit. Vice Mayor Raymond Garcia, nanumpa na bilang alkalde ng Cebu City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng headline ngayon. Headline ngayon! Headline ngayon! 11:55. Mandato 2025. Gawing-gawing na mga ulat sa headline ngayon.
Nagbabalik ang headline ngayon, pinabulaanan po ni Attorney Sunny Matula na nilagdaan niya ang Certificate of Nomination and Acceptance ni Pastor Apollo Quibuloy nang maghain ito ng kandidatura sa pagkasenador sa COMELEC sa ilalim po ng kanilang partido. Nagbabalita at nagseserbisyo si Nico Bagsik. Nico? Jonathan, ayon sa opisyal na pahayag ni Matula, tatlo lamang sa kanila ang maaaring pumirma ng KONA sa ngalan ng Workers and Peasants Party. Ang chairman nilang si Attorney Ariel Arias at ang senior vice president ng partido na si Dr. Oscar Morado. At wala din umano sa kanilang dalawa ang pumirma sa KONA ni Quibuloy. Makikipag-ugnayan din aniya sila sa COMELEC kung sino ang nakapirma sa dokumentong ipinasa sa paghahain ng COC ng nakakulong na pastor. Ayon naman kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, maaaring makasuhan si Quibuloy ng perjury kung mapapatunayang mali ang nilagay nitong partido sa dokumento. Kaserbiso mo sa COMELEC, Nico Bagsik para sa Teleradio Serbiso at Radio sa East 30. Maraming salamat, Nico Bagsik sa COMELEC. Mandato, mandato 2025. Umabot na po sa higit 1,000 ang naghain ng kandidatura para sa iba't ibang lokal na posisyon sa Cagayan Valley Region. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Cagayan si Haris Julio. Haris? Jonathan, nakatanggap ng 1,738 na Certificate of Candidacy para sa iba't ibang lokal na posisyon sa Region 2 ang COMELEC. Sa posisyon ng pagkagobernador, 4 ang posibleng magtatapatan sa Batanes. 3 sa Cagayan, 5 sa Isabela, 3 sa Nueva Vizcaya at 3 rin sa Quirino. Meron na rin lumalabas na unopposed o walang makakalaban gaya sa pagkakongresista o kinatawan ng Lone District of Quirino. Unopposed din ang naghain ng kandidatura sa pagka-vice-gobernador doon. Habang sa Isabela, unopposed ang naghain ng kandidatura sa pagka-vice-gobernador na si last termer Etchage Mayor Francisco Faustino Kiko D. na nais kumalili sa amang si incumbent Vice Governor Faustino Boji D. III na naghain naman ng kandidatura bilang kinatawan ng ika-anim na distrito ng Isabela. Papalitan niya ang anak na si incumbent Congressman Faustino Ino D. V. na tatakbo namang alkalde ng Etchage kapalit ng kanyang kuya. Ayon sa COMELEC Region 2, pangkalahatang naging maayos ang COC filing liban lang sa naantalang pagbubukas ng opisina ng komisyon sa Batanes dahil sa pananalasa ng Bagyong Julian. Kaserbisyo mo sa mandato 2025 dito sa Cagayan, Haris Julio para sa Teleradio Serbisyo at Radio sa East 30. Maraming salamat, Haris Julio! Sa Cagayan pa rin, dating board member maghahain naman ng petisyon para ipakansela ang Certificate of Candidacy ng kaanak. Nagpabalita at nagseserbisyo mula sa Cagayan si Dolly Kamakam. Dolly? Magpapan dahil umunaw ito sa material misrepresentation. Sinabi ni dating board member Wilmer Villoria ng ikalawang distrito ng Cagayan na isang pandilin lang ang paglalagay ng kandidatong si Rolly Villoria sa kanyang COC ng Wilmer Villoria gayong ang tunay na palayong ito ay kurat. Kakasuhan din ni Villoria si Rolly ng perjury dahil sa pagsisinungaling. Hinala ni Villoria posibleng binayaran at ginamit lang ang kanyang kamag-anak. Pananagutin din anya ang abogadong nasa likod umano ng panluloko na nagdala sa kamag-anak. Para maghain ng COC, ilang oras matapos niyang maghain ng kandidatura bilang board member. Ang hindi pa pinangalan ng abogado rin umano ang nagnotaryo sa COC ng kandidato na nakapangalan din sa isa pang board member sa ikalawang distrito ng Cagayan. Para sa mandato 2025, Dali Kamakam, FMR News, Cagayan. Agyaman anak, Dali Kamakam. Sa Visayas po, umabot sa mahigit 2,000 certificates of candidacy ang natanggap ng COMELEC sa Central Visayas. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Cebu, si Annie Perez. Annie? Sa nakapagtala ang Commission on Elections sa Central Visayas ng 2,399 na mga COC para sa Cebu at Bohol. Batay sa kanilang datos, pinakamarami ang nais na mahalal bilang miyembro ng Sangguniang Bayan o Lungsod na aabot sa mahigit 1,000. May 3 mga kakandidato naman para sa gobernador sa bawat probinsya. Naitala din nila ang mga last minute na naghabol bago maghanga nila mga opisina bandang alas 5 ng hapon.
Isa na rito ang tatagong running mate ni Governor Gwen Garcia na si Board Member Glenn Soko. Naging running mate niya din ito noong 2010 pero hindi pinalad. Naghain din ang katunggali ni Garcia na si Pam Paricuatro bilang gobernador ng Cebu. Mayroon ding hindi umabot sa cut-off at hindi na nakapaghain ng COC. Dagdag ng COMELEC 7, dadaan pa sa review ang mga natanggap nilang COC. Ibabalik naman nila ang kanilang mga regular na serbisyo gaya ng pag-ikisto ng voter certification ngayong tapos na ang filing of COC. Kaserbisyo mo para sa mandato 2025. Ani Perez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istarenta. Dagang salamat, Ani Perez! Sa Cebu pa rin, mga kaserbisyo na numpana bilang alkalde ng Cebu City, si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Nagbabalita at nagsiservisyo mula sa Cebu, si Clark Pasuit. Clark! Jonathan, kanina alas 9 ng umaga na numpa bilang full-fledged mayor ng Cebu City, si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Ito ay matapos sa tulad ng ombudsman na guilty ang mayor ng Cebu City na si Mike Rama sa kasong nepotismo. Noong Oktubre 5 ay naglabas na ng memorandum ang DILG para maipatupad ang automatic succession batay sa Local Government Code of 1991. Nilinaw naman ang kampo ni Rama na naapil na pa sila para sa naturang kaso. Si Mayor Raymond Alvin Garcia ay dating running mate ni Mike Rama. Pero sa darating na eleksyon sa susunod na taon, ay pareho silang tatakbo bilang mayor ng Cebu City matapos maghain ng kani-kanilang mga COC. Para sa mandato 2025, Clark Pasuit, FMR News, Cebu. Daghang salamat, Clark Pasuit. At sa Davao, umabot naman sa halos 100 ang mga naghain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Davao, si Hernel Tokmo. Hernel. Jonathan, naghain ang kandidatura sa huling araw ng COC filing si Davao del Norte 2nd District Representative Alan Duhali para tumakbo pagka-gobernador ng Davao del Norte. Mga katunggali niya si incumbent Governor Edwin Hubahib. Running mate nito si Vice Governor Edwin Roberto na makakatunggali naman si dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Samantala, halos 100 aspirants ang nakapaghain ng COC sa Commission on Elections dito sa Davao City. Magkakalaban sa pagkamayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Cabinet Secretary at CSC Chair Carlo Nograles, religious leader na si Bishop Rod Cubos, content creator na si Roeno Caballes at dalawa pang kandidato. Sa pagka-vice mayor, tatapatan ni dating Vice Mayor Bernard Alag si incumbent Mayor Sebastian Duterte. Sa pagka-kongresista sa unang distrito, maglaban-laban sina incumbent Congressman Paulo Duterte at PBA Party List Representative Mix Nograles. Ayon naman sa COMELEC Regional Office, naging maayos at walang karahasan ang naganap na COC filing. Kaserbisyo mo para sa mandato 2025 dito sa Davao, Colonel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Salamat, Colonel Tokmo! Mandato! Mandato! 2025! At yan ang mga balitang aming nakalap. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa Cable, Teleradyo Serbisyo, YouTube Channel, The Filipino Channel, iWantTFC at Digital Free TV. Mapakikinggan din po tayo sa DWPM Radyo 630. Ako po si Jonathan Maestrado hanggang bukas sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Headline ngayon! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube Channel.